Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at gaya nila ay pwede kayong mailagay sa ating mga videos. Bumili lang ng iSport Zone merchandise gaya ng t-shirt, face mask, hoodie or cap na available na ngayon sa Pilipinas mga kabasketball sa ating Philippine online stores at sa ating international US store at ipadala ang inyong mga litrato, suot ang inyong merchandise sa iSportZoneTV@gmail.com kung saan at paano makabili ng iSportZone merchandise. Ang links ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Kung kailangan nyo ng tulong kung paano umorder online ay may video tutorial tayo sa ating video section. Pakihanap na lang, cash on delivery yan mga kabasketball overseas. Meron din, pwede kayong gumamit ng credit cards o debit cards at nagde-deliver ang Teespring sa buong mundo. Muli, isang paalala mga kabasketball na available na ang iSport Zone hoodie dyan sa Pilipinas sa shirtly.com at meron na rin tayong cap at mug. Nakikita nyo naman na ginagamit ko yung cap and mug sa ating mga live game vlogs. Ang mga links ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Dalawa na po ang ating online store sa Pilipinas at isa sa Amerika. Heto ang updated list ng mga winners na hindi pa nagkiklaim ng kanilang t-shirt. Jonard Lacasa, Arvin Erezo Heramia, Joey Palces, Michael Acapulco, Michael Salisin at Joey Bernabe. Ipadala lang ang inyong mga detalye sa iSportZoneTV@gmail.com. Ang inyong full name, phone number, email, complete address, t-shirt size. Mga kabasketball, gaya ng sinabi ko ron sa ating preview video ng NBA Finals ay liyamadong liyamado ang Lakers. At eto nga, nagpasikat na agad, nagpasiklab na agad itong si Anthony Davis sa kanyang kauna-unahang NBA Finals game. Itong si Anthony Davis ay hindi man lang nagpakita ng kahit anong kaba, mga kabasketball, o nerves. At siya ay talagang pinangunahan ng Lakers sa kanilang impresibong 116-98 victory laban sa Miami Heat. Ang 27 anyos ay tumapos ng 34 points, 11 out of 21 shooting, at itong ginawa niyang ito ay napasama siya sa mga NBA legends na kagaya ni George Mikan at Shaquille O'Neal. Ang kanyang 34 points at may kasama pang 9 rebounds, 5 assists, 3 blocks mga kabasketball, at isa lamang na turnover sa 38 minutes of play. At 10 out of 10 shooting pa sa free throw line, at samahan mo pa ng 2 out of 4 from rainbow territory. At pumangatlo nga siya mga kabasketball sa pinakamagagandang debut ng isang Laker player sa franchise history. Ang purple and gold na mga fans ay wala nang mahiling pa sa ginawang ito ni Anthony Davis sa kanyang kauna-unahan nga lang na sabak sa NBA Finals. At mga kabasketball, sa kanyang interview ay itong si Davis ay parang nainis pa sa kanilang performance dahil nga daw sa umpisa ay nagsimula sila ng mabagal, at pagkatapos nung nakalamang na sila ng malaki ay parang masyado silang naging komportable, kaya naman medyo nakahabol pa itong Miami Heat at ayaw niya ng ganun. Abay, nakakatakot yan mga kabasketball, dahil kung magagawa nila mga adjustment niya na kanyang sinabi ay durug-durug itong Miami Heat sa Game 2 kung makakapag-adjust sila ayon sa kanyang mga pinuna sa kanilang sarili. Ito naman mga kabasketball, malipat naman tayo sa Miami Heat, si Goran Dragic ay tinamaan ng isang plantar tear sa kanyang left foot. Ang injury nito sa Game 1 ay talagang matinding dagok para sa Miami Heat, considering na underdog na nga sila mga kabasketball dito sa Los Angeles Lakers, at mukhang itong Miami Heat ay kinakailangan maglaro na wala ang isa sa kanilang mga best players at isa sa mga pinakamahusay na veterano nila dahil nga rito sa injury na kanyang tinamo sa second quarter pa lamang ng laban nang siya ay tinatry niyang lagpasan itong si Rajon Rondo. Pero sa unang tingin ay mukhang hindi naman seryoso, kaya lang nung umalis siya papunta sa locker room ay chineck up siya, at doon na nga nalaman mga kabasketball na ang kanyang pag-ika-ika na 15 minutes lamang ang kanyang nilaro, tumapo siya ng 6 points, 3 assists and 2 steals, at yun nga ay na-diagnose na plantar tear. Pero ayon naman kay Adrian Wojnarowski ng ESPN ay hindi naman talaga ito, kumbaga hindi pa naman siya inaalis talaga para sa Game 2, may posibilidad pa na siya ay makapaglaro. At Miami Heat pa rin mga kabasketball, ang kamalasan nila ay eto pa ang isa, si Bam Adebayo ay umexit sa bandang third quarter ng laban na ito. Umalis na nga ito si Goran Dragic, sumunod pa ito si Bam Adebayo nang magkabanggaan sila nitong si Dwight Howard nang siya papasugod
sa isang layup sa third quarter ay sumalubong sa kanya. Itong si Dwight Howard, alam niyo naman itong si Dwight Howard mga kabasketball, ay hindi ito aatras sa talagang yan ang kanyang trabaho sa ngayon dito sa Lakers maging enforcer. Nagkasalubungan sila, tumama ang balikat nitong si Bam Adebayo sa mas malaki at mas mabigat na Dwight Howard. Kaya yun naman ang kanyang ikinabaksak at nakaramdam siya ng sakit. At nung sumunod na mga play na kung saan ay siya'y kumuha ng sarili niyang offensive rebound, ay doon niya na naramdaman ang sakit. Kaya naman siya'y dali-daling inilabas mga kabasketball at dinala sa kanilang dugout para check upin. Siya ay nag-struggle mga kabasketball sa kanyang unang laro sa NBA Finals na kung saan na siya ay nag-ambag lamang ng 8 puntos, 2 out of 8 shooting from the field, 4 lamang na rebounds bago nga siya umalis dahil sa kanyang injury. Galing lamang siya sa isang magandang laban, magandang laro, performance mula sa Boston Celtics nang kanilang kinuha ang final game patungo sa NBA Finals kung saan gumawa siya ng 32 points, 14 rebounds and 5 assists sa Game 6 na yun mga kabasketball. At tila bumibingo itong Miami Heat mga kabasketball, si Jimmy Butler ay tinamaan din ng isang tapilok, no, na roll ni Jimmy Butler ang kanyang ankle dito sa Game 1. Buti na lang ay hindi naman mukhang malala dahil nakabalik naman siya. Pero napansin ko mga kabasketball na meron nga siyang kaunting iniinda at ayaw niyang ilapag ng mabigat. Siyempre, nagulong. Masama ang pagkakagulong mga kabasketball. Sa slow-mo, makikita nyo. At kahit pa nakabalik siya mga kabasketball, pagkatapos ng injury na yon ay hindi nga mukhang maganda tignan ang kanyang mga kilos. Kaya naman na tinapos niya pa rin ng laban. Kaya lang, ayun na nga, tinambakan sila mga kabasketball at mula nung ma-injure siya ay hindi na parehas yung kanyang laruan. Although siya pa rin ang nag-top score para sa Miami Heat. Pero sabi nga niya, medyo namamagaraw yung kanyang bukong-bukong. Pero titignan daw nila at sisilipin pa hanggang bukas o obserbahan kung ito'y patuloy na mamamaga. At bago pa madedetermine kung mailalaro niya ito bukas. Kahit na nga ganun mga kabasketball, si Butler ay tumapos pa rin ng team high 23 points, 2 rebounds, 5 assists at 2 steals at 8 out of 13 from the field sa kanyang pangunguna nga sa Miami Heat. Kaya lang, hindi na siya nagkaroon ng impact sa bandang dulo at nagkaroon pa siya ng minus 14 rating sa plus minus sa box score dahil nga sa tinamo niya na kanyang injury. Nawala na ang momentum, tinambakan na sila at napaka ibang iba na yung kanyang laruan. Pero according nga sa report, according din sa pakiramdam ni Jimmy Butler, ay mukhang kaya naman daw niya maglaro sa susunod na laban. At heto na mga kabasketball ang highlights, reaction and breakdown ng Game 1 ng NBA Finals. Impresibo ang umpisa ng Los Angeles Lakers sa serye na ito sa panalong 116-98 laban sa Miami Heat. Lumamang ang Miami Heat 23-10 sa first quarter pero nang ma-overcome nila ito ay hindi na sila muling lumingon pa at lumamang pa nga sila ng pinakamalaki na 32 puntos. Walang sagot ang Miami Heat kay LeBron James at syempre kay Anthony Davis. At lalo na pag pumutok ang 3-point shooters ng Lakers na sa first half pa lang ay talaga nagpaula na ng 3. Muntik nang maka-triple-double itong si LeBron James, 25 points, 13 rebounds, and 9 assists. Habang impresibo naman itong si Davis sa kanyang unang NBA Finals game, 34 points, 9 rebounds, and 5 assists. Pinangunahan naman ni Jimmy Butler ang Miami Heat with 23 points, 2 rebounds, and 5 assists. Kaya lang tumahimik siya mula lang siya ay ma-injure. Itong isang magandang nangyari sa Miami, si Kendrick Nunn ay nag-ambag ng 18 points, 5 rebounds, and 2 assists. Bagong salta lang sa NBA Finals si Anthony Davis pero masasabi natin na walang kadaga-daga sa dibdib. Ang kanyang 34 points sa NBA Finals nito ay ang third most ever para sa isang Laker na nag-debut sa NBA Finals. May mga nagsasabi na baka mahirapan itong si Davis sa physical defense ng Miami pero mukhang wala naman siyang iniindaron kahit sino pa ang assigned sa kanya. At hanggang sa puntong ito ay consistent pa rin ang kanyang performance sa buong playoffs. Ang isang major story naman para dito sa Miami Heat ay ang kanilang injury problems. Tinamaan nga itong si Jimmy Butler ng isang ankle injury at sumama pa itong si Bam Adebayo sa kanyang balikat. At hindi pa yan natapos mga kabasketball. Si Goran Dragic, ang kanilang veteran point guard, ay tinamaan naman ng plantar tear.
Ang Miami ay sumasandal sa kanilang team play pero malamang kailangan nila ang tatlong main players na ito kung sila ay mananalo dito. Habang ang spotlight sa opensa ay na kay Anthony Davis, si LeBron James naman ay mayroong mga ginagawa na hindi napapansin ng karamihan. Pumipili siya ng kanyang mga papasukan at lalo na yung mga mismatches ay ine-exploit itong si LeBron James, particularly kay Duncan Robinson, kay Tyler Hero kapag nagkaroon ng mga switches. At dahil madalas ginagamit ng sabay ang dalawa niyan, ay kinakain lang ni LeBron James yan kapag nagkaroon ng switch sa kanya. Kaya marami talagang problema itong Miami Heat dito sa serie na ito. Ang Miami Heat ay mayroong balanced offense, mga kabasketball. Marami silang 3-point shooters at mahilig silang mag-cut sa loob. Sinabi ni Frank Vogel na gusto niyang limitahan ng kanyang team ang mga free throw attempts ng Miami Heat at nagawa nga yan ng Lakers. At hindi lang yan, pati ang kanilang 3-point shooting ay nalimitahan ng Lakers. Kaya talagang testament sa depensa na pinipreach itong si Frank Vogel ang ginawa ng Lakers dito sa larong ito. Kung patuloy nilang gagawin ito ay magiging maiksi ang serye na ito. Kung meron mang magandang nangyari para sa Miami Heat dito sa larong ito, ayan ay si Kendrick Nunn, mga kabasketball. Limited lamang ang minutes ni Kendrick Nunn dito sa playoffs pagkatapos niyang mag-start sa regular season. Pero pagkatapos nga ng injury kay Goran Dragic ay napaganda pa ang hugot na ito. 18 points, 8 out of 11 shooting sa 19 minutes lamang. Hindi tayo magtataka kung magiging mahaba ang playing time itong si Kendrick Nunn sa mga susunod na laro. Sa Sabado, mga kabasketball, alas 9 ng umaga, ang Game 2 ng NBA Finals. May live game vlog na naman ulit tayo, kaya samahan nyo ulit ako, tumambay at sumama sa kwentuhan kasama ang libo-libong mga kabasketball natin sa buong mundo. Pagkatapos manood, huwag kalimutang mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone!